Now, alam niyo po ba, isa sa mga pinakahamon sa isang sa relationship, kasi nakikita yan sa relationship lalong-lalo na. Remember sabi ni Jesus, men will know that you are my disciples. Why? If you love one another as I have loved you. Yung mga tao sa paligid natin, malalaman nila na tayo ay alagad ni Jesus, hindi dahil sa galing nating mag-memorize ng verse, hindi dahil sa galing nating makipagtalo tungkol sa mga naiintindihan nating katotohanan. Paano natin malalaman? How we care and how we relate with one another. Yung pagmamahal na pinapakita ni Jesus sa atin. Kaya tingnan nyo, ang hamon ng Panginoon sa 1 John chapter 4, how can you say you love God and yet you hate your brother? Di ba yung Diyos na hindi mo nakikita, hindi mo sasabihin mo, mahal mo, pero yung kapatid mo, galit ka sa kapatid mo, hindi mo nakikita, ay nakikita mo, eh ang labo naman nun. Sabi ni John, nagsisinungaling ka. Kaya yun ang greatest challenge. And in any relationship, ang number one na talaga hong matutunan natin is how to communicate with one another. Eh ang problema, hindi madaling makipag-communicate. Kaya nga ito ho ang mungkahi natin. Meron pong limang A. Una, availability. Make sure that you are giving them time, availability. And siyempre, pag nakipag-usap ka, nagbigay ka na rin naman din ng oras, eh bigyan mo na rin ng atensyon. Pakinggan mo talaga. Tapos, pakita mo rin yung tamang attitude. At, yung bang pwede ka rin magtanong? Kunyari, kung gusto mo ikaw na mag-initiate ang usapan, magtanong ka, ask an open-ended question. Parang create an atmosphere of communication. And all topic under the sun. Yung bang, yung hindi pag ayaw mo ng pag-usapan. Hindi. Talagang anything under the sun.